Hello guys, welcome back to Tato Abbas TV. Ito may pustiso tayo dito na dinikitan ng pandikit. Ito ay flexible na pustiso eh. Ito ay flexible. Kaso, ang mali dito is nilagyan ng pandikit. Ayan. Sumobra naman sa dami eh, no? Ito, kapag ganito, kapag ginalaw mo yung pustiso mo, mawawalan ka ng warranty. Mawawalan na ng warranty yung pustiso mo. Kasi mali yun, mali yun. Huwag niyong gagayahin ito. Ayun o, dumikit na sa loob yung mighty ban. Ayun o. Grabe. O. Grabe, mali. Ito kasi, kadalasan nangyayari to sa mga flexible. Lalo sa harap ng ngipin. Kung may yung pustiso mo na flexible, may harap. Hindi kaya yung ngipin na natural teeth sa baba. Kapag tumama, minsan na tatagkil. Parang ganito. Ayan, no? Kaya ito natanggal kasi nawala na yung pin. May metal pin kasi ito eh. May bakal yan na nakausli. Parang ganito. Ganito ito. Ito. Parang ganito siya. Ayan, no? May bakal. Ayan, no? Di ba? Papansin mo may bakal yung ngipin sa likod ng porcelain ng ngipin. Ayan. Ito, dahil hindi ideal yung setting, napatabas, na-trim. Ayan. Diba? Pero ito lang ang masasabi ko nga, pag ganito, huwag niyong didikit. Lalo na kung bago pa yung pustiso. May warranty yan eh. Pagkakamali niyo, pag dinikit niyo ng ganito, tingnan niyo naman yung ginawa. Diyos ko. Aruy. Talagang pud-pud ng ano eh. Inubos yata yung, ano bang ginamit na yung pandikit. Diyos ko. Wala. Yun ang mali ng pasyente dito. Kaya, kung ulitin to, magbabadulay siya. Para dito. Yun lang guys ha. Awareness. Para, huwag nyong gagalawin. Lalo na kapag bago pa. Isolin nyo na lang. O kung pwede, talagang videohan nyo. Para may ebidensya kayo na nasira yung pustiso. At huwag nyong didikitan. Yun lang guys. Thanks for watching. Bye bye.